halos kalahati ng mga binigyan ng libreng eye check-up ng GMA Kapuso Foundation sa isang eskwelahan na nakitang may grado na ang mga mata. Ikinababahala yan ng mga espesyalista at ang isa raw sa nakikita nilang ugat niyan, sobra-sobrang paggamit ng gadget. Dahil hindi nakakalabas noong pandemic, paglalaro at panonood sa gadgets ang naging libangan ng 7 taong gulang na si Margox mula sa Tarlac. Dahil halos buong araw babad ang mata sa gadget, lumabo na ang paningin ng bata at hirap na rin makapagbasa. Napansin po ni teacher na biglang bagal po pala ng sulat niya. Kaya ganun ko po siyang pina-check dito sa eye center. Doon ko na-trace na ma'am na mataas yung astigmatism niya tsaka yung grado niya sa mata, ma'am. Dahil sa sobrang paggamit ng gadgets, marami kami nakitang mga bata na medyo lumala ang kanilang paningin. Yung may mga iba na nagko-complain na laging masakit ang ulo. Yung iba naman, laging pumipikit at kumukurap yung mata. Yung pinakamihir doon yung pagtaas po ng grado. Ayon sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, ang labis na paggamit ng gadget ay madalas na nagre-resulta sa digital eye strain. May muscle sa mata yan, napapagod rin yan. Minsan sumasakit ang ulo ng mata ng mga bata. Kaya para maiwasan ang digital eye strain, narito ang dapat gawin. Payo rin ng doktor. Sundin ang recommended screen time para sa mga bata. At bilang pakikiisa sa sight-saving month, nagsagawa tayo ng eye examination katuwang ang Vision Express sa mga mag-aaral ng Sampaloc Elementary School, Maine sa Sampaloc sa Quezon sa ilalim ng ating Kapuso 2020 Eye Project. Na-check po natin is almost 98 students. Ranges po niya is 5 to 14 years old po. So, yung kabuuan po natin na nakita na may grado po o may diferensya po sa mata or sa vision po nila, 40 out of 98 students po. So, they're in school. So, pagka nagbabasa po, doing their homework, pag nasa bahay, yung insufficient na light, yun po, nakaka-cause din siya ng yung grado po sa mata natin. Kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.